guys, welcome back to my channel. So for today's video, we'll be doing my usual makeup routine. But this time guys, meron tayong drugstore and high-end counterpart. So if you wanna know how I compare both, please keep on watching. Actually guys, tapos na ako. So this is already my finished look. And sabi ko nga sa inyo, usual makeup routine lang. Iniba ko lang yung lipstick ko, which is color red right now. Before ako nag-start mag-film, syempre sinet aside ko na yung aking pang drugstore and high-end na gagamitin. Pero just a disclaimer ha, hindi ito dupe video wherein I find yung counterpart niya o kaparehong-kapareho niya ng shade sa kabilang price range. Hopefully you will find this interesting and without further ado, let's proceed to the demo. For the first step, syempre magpa-prime tayo and I'll be using these two primers. High-end and drugstore. So, itong si Girl and Lior na ilalagay ko sa right side of my face is supposed to tighten your pores, tapos banatin daw yung face, ganyan. Pero sa totoo lang ah, wala naman akong napansin. Tapos, ito yung isa sa mga YouTube made me buy it na product na parang feeling ko sayang pera. Pero ginamit ko siya today kasi ito yung high-end ko na primer. Tapos, syempre guys, may gold specs nga daw to. Pero, natutunaw naman siya. Hindi mo siya makikita na parang nabudbud na glitter sa mukha mo. Wala namang ganun pangyayari. Pero minsan, nahihirapan ako na tunawin siya. Minsan, buo yung gold. So, kailangan mo i-rub ng konti. Pero ngayon, okay naman. Next is this Rimmel primer. And dito naman siya sa left side since dito ngayon drugstore. Ito, mas natuwa pa akong bilhin siya. Bukod sa mas mura, alam kong talagang nakakapag- match siya ng face. Tapos sa neck, hindi ko nga naubos yung squinies ko eh. Konti lang yung kailangan mo sa kanya. And baka pagka dry skin ka, hindi mo siya mabit. Pang oily talaga to yung texture niya. Another comment dito sa primer, mas sticky ng konti si Guerlain kesa dito kay Stay Matte. And meron namang glow na makikita dito sa side ni Guerlain kesa dito kay Stay Matte. Kasi nga matte siya. Mag-foundation naman tayo, we have this one from Tom Ford and from Milani. Though mapapansin nyo nga lang na mas lighter ng konti si Tom Ford, this one is from Tom Ford and from Milani. Si Milani medyo mas thick yung kanyang formula, while this one from Tom Ford, parang hindi naman siya runny pero hindi rin siya thick. Sabi ni Tom Ford, waterproof daw itong foundation niya. Hindi ako ganun kasigurado. Siguro water resistant pero waterproof kasi ginamit ko to isang beses and pawis na pawis ako. Nag-stay naman talaga siya. Although, hindi kasi siya yung parang lublob para matest mo yung pagka-waterproof. Coverage nito, guys, is light to medium. And nakikita mo pa rin yung skin mo kahit may foundation ka. Although, yun nga, kahit sabihin niya na foundation slash concealer siya, gumagamit pa rin ako ng concealer, especially sa my dark under eyes. Kasi kita pa rin siya eh. So, parang hindi ako convinced na foundation slash concealer siya. Then, sa neck, kailangan ko ito i-powder kasi may pagka-sticky siya and nagta-transfer siya pagka hindi mo isi-set. Gamitin naman natin si Milani. As you can see guys, mas yellow siya kumpara dito kay Tom Ford. Hindi ako baka buo talaga kung anong na-feel ko sa kanya. Parang sakto lang. Siguro kasi nag-expect ako kasi diba minsan pag may mga nire-rave na product, sobra yung expectations mo kasi nga nire-rave siya. Tapos parang pag hindi siya, alam mo yun, nakapasa sa taste mo, medyo nadi-disappoint ka. Ito naman, hindi naman super disappointing pero sakto lang. Siyempre sa neck din. Gusto ko yung coverage nito kaysa kay Tom Ford. Mas may coverage siya. And gusto ko rin yung sinabi niya na water resistant siya. Hindi naman waterproof. Kasi mapangarap yung kay Tom Ford. Si Milani hindi ko naubos. Parang kalahati lang yung nagamit ko sa kanya. And katulad ni Tom Ford, ito kailangan ko di i-powder kasi may transfer siya. Mas malakas siya actually mag-transfer. For the concealer, ito yung gagamitin ko. One is from Tarte and the other one is from Maybelline. Itong si Tarte, dalawang shade yung gagamitin ko guys. Medium and light sand. Ang ginagawa ko kasi, yung may mga dapat na takpan, ginagamitan ko ng dark na concealer. Tapos, papatungan ko siya ng lighter concealer later. Kasi I find na mas natatakpan yung dapat na takpan o yung mga sumpa kung gagamit ka muna ng mas maitim na concealer kaysa sa, ano mo, usual na shade. Blending it out. Isa sa mga teknik na ginagawa ko yun, lalo na kung dalawa naman yung shade mo ng concealer. O kahit magkaibang brand, gamit ka ng dark. Mas mabilis kasi natatakpan ng darker na shade yung mga dark pigmentation, ganyan. Tapos, magbabaw down ako kasi ang hirap mag-blend dito sa may under eye pagka nakaganyan na maayos. So, ayan. Now, pupunta na tayo kay lighter shade, which is sand. Ito naman, guys, yung regular na pagkukonceal na, like V, ganyan. And a little bit dito sa chin, dito sa my forehead. Nakalimutan ko, nakalahati nga lang pala. So, hindi ako makakapaglagay ngayon sa nose. Ang nagustuhan ko dito kay Tarte, kahit ang dami mong ilagay, hindi siya madaling mag-cake.
Ito, pwede kong ilagay both under eye and then dito sa may cheek kasi nagko-conceal ako ng veins and some scars. Ibi-blend mo siya up to the temples, down to a V. So, parang nagko-conceal ka and nag-highlight at the same time. Also, dito sa lids kasi hindi na ako gumagamit ng eye primer. So, ganun yung ginagawa ko. Kay Maybelline din, guys, 2 shades, 10 and 20. Si 20, ginagamit ko siya sa my cheek area, basta sa face blemishes, and si 10 dito sa my under eye. Ito yung lighter shade na 10. Hindi nga lang siya ganun ka-yellow, unlike yung 20, pero mas nakaka-correct siya kasi may pagka-peach siya. Tapos, dito rin sa my forehead. Oops, napadami. Itong si Maybelline, guys, sakto lang yung coverage niya for everyday. Hindi niya matatakpan ng bongga yung mga gusto mong takpan. Especially kung dark siya, like mga scars, ganyan. Pero kung tipong pang brighten lang, or pang tanggal ng konting dark circles, okay na okay siya for everyday. And hindi siya ganong ka-thick ng formulation. Lumakas yung ulan. Pero dapat kasi isa-set guys agad yung concealer kasi nakikrease or else you do have to re-blend ulit para mawala yung creasing. But for my setting powders, I have this one from Dior for the high-end and this one from Coty Airspun para sa drugstore. Si Dior ganito siya eh. Parang meron siyang stopper dito sa may kanyang cap o lid. Tapos may mesh siya. So, ang hirap nga lang niya kasi ang ginagawa ko, iginaganyan ko na lang siya. Sobrang finely milled din yan and nakikita nyo parang umuusok siya o lumalabas yung particles. To set, inuuna ko yung mga areas na mas maraming concealer o mabilis mag-crease yung concealer. Under eye, sides ng nose, laugh lines, dito sa my cheeks. Tapos kuha ko ng konting powder and then isiset ko yung iba. Hindi na tayo mag-bake ngayon ha. Now kung si Dior may pagka-translucent yung dating niya, yung gamit ko ngayon sa Coty Airspun, medyo meron siyang konting shade. Pero konting-konti lang guys. Pamalayuan, hindi mo malalaman yung difference. Parang gumamit lang ako ng parehong powder. Kahit mas may shade, si Coty Airspun ng konti o tint. Pero pagka lumapit ka sa mirror at tinitigan mo, makikita mo yung maliliit na shimmers dito kay Dior. Pero sobrang liliit lang na kung hindi ka titingin ng malapit sa mirror, hindi mo malalaman. While ito si Coty Airspun, wala ka makikitang trace ng kahit na anong shimmers. To contour guys, ito yung gagamitin natin. We have this one from Guerlain and this one from Rimmel. Sa mga gusto kong bawasan, dun tayo maglalagay. So bronzer and contour in one na to ngayon guys. Wala nang contour-contour. Tapos sa nose, medyo darken lang natin kasi wala nang contour. Saka dito and a little bit here. Munti ko nang malagyan yung side na to. Kasi sanay ako na sabay. Now, dito naman tayo kay Rimmel. And ito guys, mas powdery siya and mas dark. So, nilalagay ko muna siya sa likod ng kamay ko before ko i-apply sa face. Pero this is a nice bronzer na pigmented pero madaling i-blend. Tapos dito din, and lastly, sa nose. For the blush naman, I have this one from Gucci and this one from Wet n Wild. Now, again, i-remind ko kayo na hindi sila exact dupe. Actually, mas darker ng konti si Wet n Wild. So, medyo kukuntian ko nalang ilagay. Si Gucci, lalagyanan pa lang. Nagsusumigaw na siya na high-end. And yung brush na maganda. Hindi siya yung masyadong maliit. Hindi katulad nung kay Wet n Wild. Pero hindi ko gagamitin yun. Ito pa rin kay Elf yung gagamitin ko na brush. Gusto ko to kasi hindi siya like super duper pink or reddish tingnan. May pagka-earth tone siya, so bagay sa skin tone ko. Itong kay Wet n Wild, guys, sobrang hinay-hinay lang kayo, ah. Kasi, akalain mo na hindi siya ganun ka-pigmented kasi drugstore, pero hindi, pigmented siya. As you can see, ito lang yung kinuha ko dun sa pan, hindi na ako bumalik. Kay Gucci, nakadalawang balik pa ako. Para sa kilay naman, guys, I have both a pomade and a gel. So, ang pomade is this one from Anastasia, and yung gel is this one from BYS. Brush muna natin yung parehong kilay. Parehong product guys, wala silang kasamang matinong brush. Pero at least yung kay BYS, meron siyang katulad nito na angled. Itong kay Anastasia, kailangan meron ka talagang pang-apply na separate. Itong si Anastasia, kilalang kilala sila sa kilay products. Kasi doon naman talaga kasi sila sumikat sa mga pangkilay nila. Isa to sa mga paborito ko na brow products. Tapos tumatagal siya. Well, hindi naman ako nagkakaroon ng problema sa kilay na tipong mabuburo siya kasi medyo makapal na din yung buhok na meron ako. Tsaka maitim talaga sila. So, hindi ko kayang sabihin na, alam mo yun, sobrang tagal talaga niya sa kilay. Pero sa akin, nagtatagal siya. Ito na si Anastasia, guys. And as you can see, hindi siya mapulang tingnan sa kilay. So, bet ko yun. Tapos, pigmented din naman siya. Ito naman tayo sa drugstore side. Ito si BYS. May kasama siyang maliit na brush. Okay lang, pero mas prefer ko gumamit ng sarili ko na brush. So, ito pala, i-connect mo siya dyan para mas humaba siya. Pero hindi ko alam na ganyan yan. Sa inyo ko lang din alaman na ganun pala yun.
Pero itong si BYS, guys, compared dun kay pomade, mas malambot siya kasi gel siya and yung isa is pomade. So, parang medyo may pagka-waxy yung pomade. Ito, sobrang lambot ng kanyang consistency pag nasa pot. Isa na ako kay Anastasia na idinidiin ko yung brush. Ito, pagkadiin ko na ganun, ay, ang dami ko talaga nakuha. And grabing ka-pigmented nito. Super pigmented. Yan na sila pareho. I-brush lang natin. Inikot ko na lang yung spoolie para hindi sila magkahawahan. Tapos gagamit tayo ng brows eh. For the brows, dalaway na pili ko. This one is from MAC and the other one is from Fashion 21. Itong si MAC na girl boy, maganda siyang pang lighten ng brows. Lalo na kung medyo dark yung pagkaka-fill in. Pero konting-konti lang, as in, kailangan ko siya i-brush. Kasi kahit i-wipe mo yung wand dun sa rim ng tube ng brow gel, talagang sobra pa rin siya yung nasa wand. Ito si Fashion 21, mas darker siya dun sa ginamit ko kay MAC. Pero maganda rito, nag-hold din siya ng brow hair. I have these two mascaras. One is from Dior and the other one is from Heroin Make. So before ko na-discover yung galing ni Heroin Make, lagi kong binibili tong si Dior. Curl din yung wand niya, katulad dun sa isang mascara na gagamitin ko from the drugstore. Pero hindi kasing laki nitong wand na to. Also, yung lower lash line. So as I've told you, curl din yung wand ni Heroin Make. Pero mas manipis siya. Mataba kasi yung kay Dior eh. And lower lash line. Mag-highlight naman tayo ngayon, guys. We have this one from Marc Jacobs. Ito, gel highlighter siya. While this one from Elfie sa powder highlighter. Si Marc Jacobs, since gel siya, ayan. Kailangan niya ng pump. And ganyan kakonte, sobra na yan. Kung kalahati lang yung gagawin ko. Damp sponge yung gagamitin ko sa kanya. Kasi pwede ka mapasobra dito pagka masyadong powdery yung face mo, tapos dry yung gagamitin mo, mas madikit siya sa face. Dito sa my chin, pero ang weird kasi kalahati lang yung lalagyan ko. Dito sa may malapit sa temples. Ngayon ang tanong, paano ko ilalagay ito ng kalahati lang ng ilong? Wait lang, kailangan mag-concentrate. Gamit lang ako ng brush to apply. Tapos dito sa area na yan. Kalahati ng chin. Masyado ko in-underestimate si Elf Moonlight Pearls. In fairness naman sa kanya, parang mas reflective pa nga siya ngayon. To finish this all off, we have lipstick. So, isang Burberry and isang Tony Moly. Hindi siya ganun ka-exact, guys. Hindi na kagagamit ng lip liner. Diretso na lang siya. Pinalitan ka, guys. Sorry. Hindi siya kakulay. Malayo. Mas darker or mas deeper itong nandito sa side na to. So, kinuha ko si Maybelline. So, this is in the shade Divine Wine. Last but not the least, guys, setting spray. So, ito si Urban Decay and si Milani. And then, itong side na to. So, here's a close-up of the look that I've done today. And sabi ko nga sa inyo, ang gagawin ko is just my usual simple routine. And ang pinalitan ko lang yung lipstick para maiba naman. Pero honestly, hindi ko masabi yung difference. Alam kong ito si high-end, ito si drugstore. Pero yung difference, very minute na parang wala lang. Parang alam niyo yun, as in, parang mas fine lang tingnan yung nasa side ng high-end. Ayan, kahit ngayon sa brows, alam nyo parang mas mukhang high-end yung kay BYS kesa kay Anastasia sa sobrang pigmented ni BYS. Even yung lipstick, mas bet ko yung side ni Maybelline kesa dun sa Burberry one. Yung kay Marc Jacobs, hindi nagpatalo si Elf. As in, reflective pa rin siya. Sa lashes naman, matagal ko nang na-decide na hindi na talaga ako bibili ng Dior kasi ang ganda talaga ni Heroin Make. So, sulit na sulit. The only thing that I didn't like was my base on this side. Mas malagkit siya and mas heavy siya sa pakiramdam. Mas maganda talaga yung finish ng kay Tom Ford. But basically, yun lang. Hi guys! It is already 4:32 AM and patapos ko palang i-edit tong video na to. Hindi ako makapayag best na wala tong reaction kasi ito nga yung purpose ng video na to. I mean, 5,000 to 29,000, malaking difference pero hindi naman katulad ng 5,000 is to 50,000 mga times 10 ganyan. Pero kahit na, bakit ko ba binili yun? Kasi parang pag tinitingnan ko yung resulta ng ginawa ko, parehong-pareho, kahit paano ko pagbalibalik na rin, it's just the same thing. Medyo magkaiba lang yung shade ng konti and mga sobrang maliliit na difference na ako lang ang nakakapansin.
bakit nga ba tayo bumibili ng high-end na makeup? So this is my take on that, my personal opinion, maaaring magkaiba tayo. But again, at the end of the day, it just boils down to your personal preference, how much you're willing to spend for your makeup, and ano pa ba, kung paano ma-justify yung pagbili mo. Kasi huwag puro makeup best, di ba? Ipon-ipon bang may time? So ayun nga, depende sa'yo. And para sa akin, pera mo yan. Hindi mo kailangan mag-explain kung kanino man, why you buy things. And kung ma-justify mo naman talaga eh, kung I mean, hindi naman nauubos yung pera mo sa kabibili. At huwag mong hihintay maubos yung pera mo sa kabibili. Pero ayun pa rin, kahit anong sabihin ko, ganun pa rin tumatakbo sa isip ko, hindi ko lubos maisip na aabot ng ganun yung total. Alam niyo yung pakiramdam na kahit paano ko i-consolo, i-justify sa sarili ko, may marki pa rin na dumadaan na nakalagay na parang, ano bes, bakit ka bumili niyan? So yun nga, aking sentimento sa ginawa ko today, hindi ko talaga makita yung diferensya. Konting-konti lang kasi hindi naman siya saktong magka-shape. So this only means na hindi porke drugstore, hindi na magiging okay yung quality. Katulad naman sa high-end, merong high-end na hindi okay, may high-end na okay. Pero sa pagiging totoo lang din, most of the time, I go to the high-end brands when it comes to foundation, ano pa ba, concealer, everything for the base. Kasi mas maganda talaga yung mga base sa foundation ng high-end. Hangang-hanga talaga ako dun sa mga nagagawa ng tutorial na gumagamit ng drugstore. Pero yung resulta, high-end na high-end. And most of the time, nani-neglect natin na yung paggamit ng tamang technique, yun talaga yung magpapalabas ng potential ng makeup. Hindi porket drugstore, hindi porket high-end. Minsan talaga mas nakakatuwang bumili ng drugstore. Kasi pag bumili ka ng makeup, kahit paano may guilt pag napadami. Pero hindi ka tulad ng guilt mo na bibili ka na ng isang perasong foundation tas hindi naging okay sa'yo. Parang sakit-sakit sa puso. So there you go guys. I hope you learned something today. And sana na-enjoy niyo yung video. If you like this video, kindly give it a thumbs up, comment, and subscribe. Maraming salamat. Bye!